Maganda ka naman talaga sa paningin ko. Kamu, nabubola ka na naman. What's up guys? So ngayong araw ay susundin natin si Ate Bea. Ako ngayon na linggo. So sa wakas, pwede na siya lumabas ng linggo kasi nga nag-iba na siya ng work. Yun, so yayain natin siya ng breakfast ride sa Tagaytay. Sundin na natin. Tara, let's go. Kung saan malamig? Kung saan nga malamig? Ha? Yeah. Parang ikaw malamig, ganun ba yun? Kumain ka na ba, Ate Bea? Hindi ko lang. Hindi halata eh, parang ano eh, parang kanina ka pa, ano eh, plakadong-plakado eh. Diba? Look up like this lang. Teka, kunin ko yung helmet. Hindi ba ako mahuhulog? Ha? Hindi ako mahuhulog. Mahuhulog saan? Ah, kala ko sa akin. Ana sha pretty halisha cutie halisha halaka pretty dali a cutie go. Okay na ba, Ate Bea? Okay lang. Nakakatik sa malito ko yun. Labas mo yung pet mo. Ah, okay. Houseless. Last ride pa natin yung sa ano, tanay, di ba? Sim. Sino-sino kasi nira-ride mo eh. Kaya nga ride with Lance eh. Hindi sana, solo ride with Lance. Saan tayo dadaan? Sa ano? Sa SX? Hindi ko nga alam eh. Nasanay talaga ako sa ano, kung Xbox mo na pwedeng matulog. Kasi matutulog, babiyahin, matutulog ka. Hindi, sa Xbox kasi parang comfortable. Dito kasi, feeling ko konti yung suko lang malalaglag na. Malalaglag ka talaga sa akin. Di pa ba? Di pa. Di pa. Malapit na ako gagamit ng bedchin. 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 Kawain mo yun, no? Hindi ko alam eh. Ano, kakain lang naman tayo. Breakfast ride. Breakfast. Pagdating natin dun, lunch na eh. Breakfast ride sa umaga. Nakali yung umaga. Mahawak ko na mabuti ha. Mahawak ka. Alright guys, so babiyahe muna kami at mahirap mag-vlog ng nasa expressway. So balikan ko kayo mamaya sa Santa Rosa exit, okay? A few moments later. Hindi ka nag-almusal, no? Wala. Malayot chat mo eh. Alright guys, so eto, nagbabalik na kami ngayon sa kalsada ni Ate Bea. At kakalabas lang namin ng Santa Rosa exit. So eto, diretso na kami ng Tagaytay para tumagay. Para ko na makikita yung makikita si Lord kanina. Uy, anong makikita si Lord? Bagal-bagal lang natin. Bagal pa ba yun? Sakte, parang konti na lang biyahing langit eh. Sabi nga nila, kung hindi mo madala sa santong dasalan, dalhin mo sa santong paspasan. So, ito yung second na long ride namin na mahaba ni Ate Bea. Yan. Maraming time yun. Ang first ride namin na mahaba ay nung sa Tanay Rizal. Malayo-layo din yun. Malayo-layo din. Pero mas malayo din. Almost towards din ba yung biyahe natin dito? Hindi ko nga alam eh. Ano oras ba tayo umalis? Magna 9. Gigilid tayo para ikabit yung ano, yung camera sa harap. May sogo oh. Masarap daw fried chicken dyan. Ayan o. Balita ko kasi masarap daw. Patikman mo na.
Hindi, ano ko nga lang eh, balita ko ano. Favorite yung chicken sa Sogo ah, parang nakakailang paso ka doon ah. Nakinig ko lang, pero hindi ko pa natitikman. Mukha mo, doon. Ay, ikaw hindi ka nangangalay. Nangangalay din, pero taste pogi. Wala naman tayong no choice. Wala naman tayong no choice. Makikita ko na si San Pedro. Oo nga, eh nagpas na tayo, San Pedro, Laguna. Nagpas na ba? Something. Okay, biyahing langit na naman po tayo. Shout out sa mga Team Exercise. Ay, binabar na doon nila ako lagi. Jeep na ako ngayon, papapayat na ako para naman marami yung para naman magkagusto rin sa akin yung gusto ko. Ano ba? Kaso wala eh. Gusto nila mga may abs. Bakit may abs? Ano ba to? Pag may abs, wala kang kakapitan. Yung abs? Pero pag may dyan, may makakapitan ka, malaki. Sana all may kama na, may unan pa. Sa sopa o sa kama. Ay, malamig na. Malamig, kaya nanlalamig siya sa akin. Sana all pinagpapainit na. Pag walang ano, nanlalamig ka, bihan mo lang ako. Papainitin natin yung tambutso, yakapin mo. Paso-paso ka talaga doon. Ba't may sounds ka? Wala. Naato kasi ako, nagpapagising ako. Ayaw mo no, may sounds ka? Baka, ano, habang nag-rides tayo, masakit likod ko eh, baka pwede magpamasahe. Paano masahe ba? Ganito? Huwag yan, sakal yan eh. Ay, sakal ba yan? Dito masakit dito. Hindi, sa puso yung masakit eh, dito. Saan? Dito yung masakit sa puso. Kasi? Ganun talaga pag di ka mahal ng mahal mo. Okay, mahal mo? Mahal ko? Oo. Secret, walang clue. Walang yang. Mukhang hindi ka na makakauwi ng buhay ngayong araw. Uy, paakyat na tayo. Malapit ko nang makita si San Pedro. Mabilis ng motor. Putik ka. Akala ko kasi chill ride lang. Putik ka. Chill ride lang ako na. Oh, takbong... Chill ride lang yun. Takbo. Halos lumipad na yung kaluluwa ko kanina. Takbong 20. Ito na ata. Alam mo yung kaluluwa ko. Pahiwalay ka. Sigit ako kinukurot eh. Hindi, ako kasi baliktad eh. Gusto ko mabilis eh. Ah, mabilis. Sarap talaga pag mabilis. Sarap kasi pag mabilis. Oo. Dire-diretso lang. Sarap talaga pag mabilis. Yeah. Ito na yung traffic na sinasabi mo. Masarap pag mabilis tapos... Ito na ata rin eh. Masarap pag mabilis tapos binibilisan pa. OMG. Panalo yun. Huwag lang mamaga. Pangali yung kalasa. Ano motor usapan natin? Ano motor ba? Ay, yung ano, yung black. Yung maliit.
yung makina, sobrang init. Mamamaga. Parang na-inspire talaga ako mag-inspire. Huwag na, mag-angkas ka pa ng iba eh. Jopay. 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 Kamusta ka na? So ayun guys, wait lang, babalikan namin kayo. Kasi nga, ito, sobrang traffic. So, we'll get back to you soon na nandun na kami sa taas, okay? Uy, grabe naman, wag po dito. Naiinggit po ako. Grabe naman yun, bugad na bugad pa lang sa Tagaytay. Mga ass na to. Dito na kami sa Tagaytay, nakatanaw ko na yung taas. Uy, nako, sakit ang kamay ko. Sana may magmasahe sa akin mamaya. So ayun, konti na lang, nandun na kami sa rotonda ng Tagaytay. So nakuha lang namin ni Ate Bea yung biyahe ng mga almost 1 hour lang. So pumasok kami ng Magallanes Skyway, then namamas kami ng Santa Rosa exit. Tapos na, ayun, dire-diretso na lang. So ayun, 1 hour yung total na biyahe ngayon. Hindi masyado traffic, kasi nga yung mga tao andun sa Nazareno. So, huwag na natin patagalin pa. Pakainin na natin si Ate Bea ng extra rice. Kanin with rice. Sabi ko sa totoo, extra rice. Pero parang masarap pa tayo mga bulalo dito eh. So, kahit na malamig, hihingi tayo ng ano, yellow with ice. Yellow na with ice. Lakas ng loob ko mag-crack up. Sobrang lamig pa. Sana all na yayakap. Ilang babae na nga yung mayakap sa'yo? Nagsasana all ka ba? Wala naman kasi yung mayakap sa'kin eh. Idol ka na nga ng lahat? Sana all yun nga yung problema eh. Yayakap sila, wala naman silang feelings para sa'kin. So, ang gagawin ko dun, diba? Gusto ko yung yakap with feelings. Ano yung yakap na walang feelings, diba? Gusto ko yung yakap sa'kin. Ano ba nakakamdaman? Wala akong pakiramdam. Sa sobrang pananakit nila sa akin, naging manhid na ako. Ay, na sino ba yung nanakit na yung traffic yarn. Traffic ay putik ka, grabe pala. So hey guys, kailangan na natin gawin ang ating ang pagtupi ng damit. Ayan. Para hindi tayo sumabit pag tayo ay sumingit. Baba ka dyan, oh.
init ng init. Nangingitin ka ba kung mainit? Medyo. Pero bumabalik din naman. Natatanaw mo yung Skyrun. Lubig! Grabe naman yung yakap ni Ate Bea. Napakahigpit. Lubig! So ganun pala dapat guys ang technique, no? Pag gusto niyo talagang yumakap sa inyo yung babae, di niyo kailangan gumamit ng pinagbabawal na technique. Di niyo kailangan ubusin yung brake pads niyo. Di niyo kailangan bumiglang kadyot ng andang. Dalhin niyo lang sa malamig na lugar. So ang pinakamalapit, Tagaytay. Kung taga Manila kayo, dalhin niyo sa Tagaytay. Pero sabihin niyo kunwari, pupunta lang kayo sa mall, tapos huwag niyo pasuotin ng jacket. Sabihin nyo lang, mag-crop top siya or yung mga maninipis na damit para mas effective. Gagi! Seryoso, nakaka-crop top ako. Kasi sabi mo parang kaibiyang tunnel lang tayo, di ba? Sabi mo kaibiyang tunnel. Malamig din naman dun. Alright, so... Papa Dom? Alright, alright, we're here na sa... Alright, alright, so we're here. Kaya ka sa'yo. Nangihina ka? Oh, sakit ang pet mo. So guys, we're here na sa aming kakainan sa Tagaytay. So ayun guys, at pupunta na kami sa kakainan. Sama natin si... Ang lakas ng loob pag Tagaytay, ito sa craft top. Sama natin si Ate Chi. Ate Chi. Ate Chi. So, nandito na kami ni Ate Bea sa overlooking ng Tagaytay. Ayan. Ayun, ayun. Ayun. Ayun siya. Gusto mo painitin kita? Paano? Ha? Dikit kita sa butso ko. So yun guys, kakain na kami. Since walang available na bulalo, maglalog na lang muna kami. Tingnan mo yung itlog. Buti pa yung itlog ni kapartner. Itago mo yung extra rice, diet na ako. Itago mo! Yan, partner talaga ni Ate Bea. Itago mo, diet na ako, sabi ka diet na ako ngayon. Ano masasap? Ikaw ako yung kumain. Kain na tayo! Wala ba yung ketchup ko eh? Dama ka lang ng ketchup. Ikaw, makakain ka. Ganun talaga. Pag mahal mo, patabain mo. Pag tumaba na, iwan. Oh, Ate Bea, nahiya ka pa. Buhos mo na lahat yan. Mamaya na, excited ka. Dahilit na ako. Buhos mo na lahat yan. Exercise ka po. Mag-i-enroll na nga ako sa gym. Bawal na yung carbs. Ka ba? Hindi yan pwede. Bawal. Sarap kasi. Busan mo na. A few moments later. Alright guys. So katatapos na namin kumain. And ayun. Pabalik na kami ng aming Manila. At traffic ngayon. Oh shit. Good luck sa atin. Wala nang bago. Ganito talaga dito pag weekend. Si ate nakatingin. Sino ate? Hindi pa kita yun. Kumakaway sila eh. Asan? Ang kumakaway? Nasa kotse. Nagpapakita. Saan ba? Blue. Di ba nagpapakit ako kung gano'n ako? Tapos tinatawanan niya ako. Tinatawanan ako ni ate. Loko-loko yun. Ang ganda mo daw kasi. Ano ba yun, Tay? Di
Saan? Yung mga nakakasalubong natin. Ay, ganun talaga? Di ba nakatingin ng pet ko eh? Pet mo? Kuya, ano ba yan? So, ayun nga guys, nagkatotoo ang sabi sa hula. Uulanin kami dito sa taas. Pero once na umulan, biyaya naman daw yun ang may kapal. Lagi tayong inuulan pag magkasama tayo. Oo nga eh. Kasi nga dapat... Biyayaan na tayo ng langit. Meaning nun, dapat daw, suminong muna tayo sa ano, sa lugar na malamig. Malamig. Yung may masarap na fried chicken. So clean, so good. So good. Pero at least, yung biyahe natin eh, hindi tayo sunog. Oo nga eh, hindi tayo sunog. Hindi tayo, hindi yung terik na terik yung araw. Okay din naman. Hindi tayo sunog, basa lang. Yeah. Hindi ka daw kasi naliligo, kaya inukulat ka. Oo nga. Mas madalas daw kasi akong mag-birthday kaysa maligo. Kaya lamig! Sobrang lamig! Hindi lumiit yan, malaki yan. Okay. Tsaka hindi lang... Wala. Ano? Wala. Pababa na kami ng Tagaytay. So, yung breakfast ride naging lunch. Ano na siya, brunch? Brunch na siya, hindi na siya breakfast. Ang pahabol namin ni Ate Bea ngayong 2023. Hindi gumigising ng maaga. Ang kasama namin, 6 a.m. Nakaalis kami ng bahay, 9 a.m. Kasi, pero, kung ang ride is life, sleep is lifer. Miste. Hindi, pero mabilis lang naman din yung biyahe natin. Kaya, hindi na rin masama. Tsaka, hindi rin naman sobrang traffic na yun. Masarap sana bumili ng mga pasalubong, kaso nga, wala naman tayong paglalagyan. Tanggalin ko yung gasolina sa tangke ko, palitan natin ng ng buko pie. Lamig, naninigas na yung katawan. Oo nga eh, pati yung akin naninigas na rin eh. Yung katawan, katawan ko. Ano ba ini? Kala ko kung ano eh. Ano ba kasi iniisip mo? Ang akala ko pag malamig nagtatago, hindi ba? Hindi, iba yun. Iba ba yun? Kumukulubot. Ay, kumulubot. Ay, naku. Naku po. Kaya mo yan, Tay. Pamis. Kaya mo yan. Safe. Di baling mabagal. Basta safe ka. Maniwala ka sa iyong sarili. Maniwala ka. Di tayo nagmamadali. Wiwi muna ako. Gusto ko magwiwi. Pwede ako hindi bumaba. Bumaba ako. Baba ka na. Stretching ka. Hi guys! So ayun na nga. Nandito na kami sa silang. Pababa na kami ng Tagaytay. Pero mabilis lang naman yung biyahe kasi ayun na, parang kaming lumilipad. Napapalunok ka. Dito ka nalang gusto mo. Iwanan kita dito. So yun guys, katatapos ko lang umihi. And pabalik na kaming Manila. And kung nakikita nyo, ayun, napakadilim ng ulap natin. Sana hindi tayo ulanin pag tayo inulan sa gitna ng expressway. Katapusan na natin. Wala pa naman tayo kapote. Buti na lang yung bag ko waterproof. Pag tayo pumasok dito, idolo, pag yan umulan, there's no turning back. Handa mo na ang sabon. Shampoo at sabon at ano, conditioner. Alright, buti na lang medyo tuyo dito sa part na to.
at mainit-init, magiging ano, matutuyo na yung damit nating nabasa. Pagdating natin sa Manila, naka-dry clean. A few moments later. So, ayun guys, nandito na ulit tayo sa bulwark din ni Ate Bea. At ang sakit na ng kamay ko. Huwag lang ang puso. Okay na ako dun. At least natupad na natin yung rides natin ng Tagaytay. Oo. Oh, long ride na mahaba ay natupad na. But, sabi-tabi nila ang nalipas ng Tagaytay. Ayun na. Ayun, nakapag-Tagaytay na kami. So next time, tatagay na kami. Uuwi na si Ate Bea. Yay! Babae, walang babae. Kita mo ba sa kanya? Uy! Bea! 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 Oy, may flying kiss. Sana all. Ang sakit na ng kamay ko. Sports bike pa more. Isa na namang kakaibang araw na naman para sa atin. Kasi ayun nga, first time natin makasama si Ate Bea sa ganun kahabang biyahe. At ayun nga, sumakit yung puwet niya, sumakit yung kamay ko. So, yun. Di ko alam kung saan kami next na pupunta. So, kahit na medyo malayo, gusto niya actually mag-swimming eh. Gusto niya ng falls. Gusto niya maligo sa falls. So, saan kaya maganda? So, ayun, mag-iisip na naman tayo. Saan tayo pupunta next? And buti na lang, hindi kami inulan ng todo. Yung saktong ambon lang. Kaya, kaya pa rin ibiyahe kahit wala kaming raincoat. Ayun, ito, natuyo na ako sa biyahe. At tatapusin na natin to bago pa ako malabat. Sa lahat na nagstay hanggang matapos tong video na to, ay maraming salamat sa inyo. At sana natuwa kayo sa aming episode ngayong araw. And kung nagustuhan nyo naman, eh huwag nyo pong kalimutan i-share, i-like, and subscribe. So again guys, kita-kits ulit tayo sa next episode ng Libring sa Kaiserye. Abangan yan. Paalam. Pabush. Palagi kita pinapanood, nakikita.